sa chocolate. Kumusta na po kayo sa Pasalian? Ah, mabuti naman. Maligaya dahil napasali ang aming Bisayan movies dito sa Film Development Council of the Philippines na nag-celebrate tayo ng 100 years ng Filipino movies. Gaano po kayo patagal na bago gumawa ulit ng film? Ano po yung last nyo? Ang last na movie na ginawa namin, yung remake of Palad ng Dagwood. Yeah. Directed by Dan Din Ranillo. Ay, opo. Yun ang last of. Gaano po katagal yun? Madali lamang, mga 1 week lang ginawa then, yun. Kailan po itinalabas? Oh my God. Matagal na. Siguro mga 8 years ago, 7. 8 years ago. That's why, gusto namin ma-revive ang Bisayan movies. Bale, ito po ang comeback ninyo after? Yes. Marami yung mga Bisayan indie films na ginawa na, which also magaganda. Okay. Pero gusto ko sana na part of the Filipino movies ang Bisayan movies. Okay. Di, kumbaga, na-miss mo po talaga ang showbiz? Nami-miss, oo. Kahit nasa stage kami, gumagawa kami mga pelikula kami, Lupita Kasihawa, Kasihuahara. Kayo po ba ang producer nitong... Well, si Suzette, yung the family, ganon. Tsaka po, tinutulungan namin siya. Bale, ako niyo po si Vince. Si Vince, parang apo na rin, oo. Opo, Ranillo. Yes, yes. Ay, kasi ang mother niya isa Ranillo. Ah, opo. Aking baga, sa mother side. Oo, pinsan ni Matt ang mother ni Vince, oo. Tita Glo, hanggang kailan kayo gagawa ng pelikula kasi ng film? Si Miss Anita Linda, I think she's 92. Yeah, 92, 93. But she's still active, ah. Okay. Yan, pwede si Alice. Ganun din, tuloy-tuloy lang. Hindi naman ako 90 din. I mean, sana, awa ng Diyos, na matuloy ang ma-revive ang mag-design movies. Sa shooting nung pelikula ng pagbalik, hindi kayo nahirapan kasi yung paglalakad, di ba? May eksena ka sa kalsada. Yes. Si Suzette, naalalayan naman ako. Mangyari, sabi ko hindi ako pwede maglakad ng malayo. Pero naalalayan naman ako ni Suzette. At saka may tungkod naman kayo dun sa mga eksena. Yes, oo. Pero hanggang kailan niyo po nakikita yung sarili na umaarte? Hanggat may hininga pa siguro ako. Kaya pa? Oo. Kaya ko pang... Ilan taon na po kayo ngayon? 19. Ay, 19 diyan na namin. Pero mas malayo ang abutin nyo nila... Anita Linda. Gloria Romero. Okay. Yeah, mga contemporary si Gloria. Contemporaries niyo po. Si Nida Blanca. Mga contemporary ko. Si Caridad Sanchez. Oh. Si Gloria active na active pa. Yes, very active pa. Wala pa nag-o-offer sa inyo ng mga TV, mga gano'n, or... May mga TV, diba dati? Kaya pa 3 years ago yung Be Careful with My Heart. Ay, opo. Yes, oo. And then yung sa Asintado, yung Doble Cara kay Julia Montes, kasali din ako. Kaya lang natigil lang nung ma-disgrasya ko sa taping. Yeah. Sa mga bata pong artista ngayon, sino po ang nakikita nyo na... Daming magagaling na batang artista ngayon. At daming mga direktor na magagaling talaga. Na wala lang tulak kabigin. They're very beautiful and very talented. Ang gagaling ng mga talento ng mga Pilipino. Ang gagaling. Saan po kayo nag-stay pag wala po kayo dito sa Manila? Nasa Bisaya po kayo? Hindi, dito kasi Manila. Connected ko si MPRCB. Oh, we rate, we classify TV shows, movies. Are you updated kayo sa mga balita artist? Yes, of course. Alam niyo mga chika ngayon? Mga chika ngayon? Binabasa ko naman. Akarihan naman, hindi naman totoo. Yeah. Bali, ilang years na po kayo sa showbiz? Ha? Ilang years na po kayo sa showbiz? Well, I started when I was 16 years old. Sa Bisaya. 19, sa Bisaya. 19 ano po yun? Ay, 19 ano po yun? Naintindihan na nga daw. Naintindihan na natin. Ano po yung tinatawag na Bisaya? Yun, natawag nila sa akin because karamihan kasi sa mga Bisaya movies namin talagang tumatabo sa takilya. Silang nagtugurin sa akin ng Bisaya movies. Tapos sa inyo nagsimula yung mga Bisaya pelikula ng araw. Yes. Oh. Then it was married to an actor also, si Bata Ranillo. Yeah. Ano pong pelikula niyo nung araw ang
pinakagusto niyong magawa? Ang pelikulang pinakagusto ko, Bad List sa Kinabuhi. Kasi this movie was shot in black and white, directed by Leroy. And nakarating ito sa Berlin Film Festival, sa Moscow Film Festival, at saka Indonesia Film Festival. Ano naman po yung pelikulang pinilaan sa takbiya na nagawa? Madami, karamihan sa, besides in Mindanao, at talagang kasi noon gusto nila mga iyakan, karamihan sa mga pelikula ko, mga iyakan. Kasi noong araw may mga film festival sa Visayas. Yeah, magkakaroon dyan. Lalo na ngayon, bagong mayor namin sa Cebu City, is ang mother niya, famous Visayas star, ang father niya, famous director, si Labella, Ed Labella. As an actress, ano pa ba yung hindi nyo nagagawa ng gusto nyo pang role? Mukhang nagagawa ko na yan. Wala na akong hingin pa sa Panginoon na hindi binigay sa akin. Para bang fulfill ng ko. Ang gusto ko lalong ma-fulfill ang dream ko kung matutuloy talaga ang pag-succeed ng Filipino movies. Ang asawa niyo po ay artista rin dito ba? Yeah, my first husband. Yeah, maganda rin kasi ang umpisa ng natin September 12, he died September 12 sa plane crash at Tijolo, si Matt. Sana mga kaibigan, tangkilikin nyo ang mga pelikulang Pilipino, lalo na ang mga Visayan films. Yung kayo mga bisda, it's a movie for you. It's a movie for all Visayans to see. Thank you po. Salamat po.